Ramdam pa rin ang coronation fever sa London, lalo na sa 8 Suffolk Street. At bilang bahagi ng tradisyon, sinundo ng elegante at opisyal na karwahe si UK Ambassador Teodoro Loxin Jr. at ginang Louis Loxin para dalhin sa Buckingham Palace. Ito'y para sa araw ng presentation of credentials ni Loxin bilang Ambassador of the Philippines to the Court of St. James. Si Loxin ang unang head of post na tinanggap ni King Charles III matapos ang kanyang koronasyon. There is a ceremony. He knows a lot about the Philippines. Such a long exchange. We have the strictest environmental law in the world. He was very happy about that. But I did meet him in the garden party before the coronation. And even then, you could see the kindness in his face. Kwento ni Loxin hindi nakalimutan ng hari na pasalamatan ng Filipino nurses na malaking puwersa sa National Health Service ng UK. He mentioned, again, especially the work of the nurses, and he asked, how many are there? I said, in 40,000 nurses. He was really very happy and surprised. The honors given to me, the honors given to you, because that was very clear. The gratitude of the king for all the good work that the Filipinos in the UK have done for the United Kingdom. I'm just the messenger. Kinumusta rin ng hari si dating First Lady Imelda Marcos. He gave his best wishes to Imelda Marcos, the mother of the president. I said she's very healthy and very well. You know, she's very well, so he's very happy about that. Para kay Loxin, malaking karangalan at magandang karanasan na maging una sa pagsalang sa presentation of credential. Marso nang dumating si Loxin sa London. Bago naging ambassador sa UK, nagsilbi rin siyang kalihim ng Foreign Affairs mula 2018 hanggang 2022 at naging permanent ambassador to the UN sa loob ng isang taon. Abogado, journalist at dating kongresista, nais ni Loxin na palakasin ang ugnayang militar ng Pilipinas at United Kingdom. Yes, you can always ask other countries for weapons, for, you know, infrastructure, military, but there's nothing like military training. Isusulong ni Loxin na patuloy na mapaganda ang serbisyo ng Embahada ng Pilipinas sa UK, lalo pat patuloy na nakikilala dahil sa galing at dedikasyon ang Pinoy workers. There are supposed to be three pillars of Philippine diplomacy. I see only one, the care and protection of our overseas migrant workers. Tinatayang nasa 250,000 ang mga Pinoy sa UK ngayon. Ernie Delgado, ABS-CBN News, London.